Hello po sa inyo mga ka-Jansky, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na lang po tayong ibabahagi sa inyo na kung saan na ito pong mga halaman na lingid po sa ating mga kaalaman na ito po ay may hatid na swerte at kaligayahan sa atin. So alamin po natin isa-isa kung ano-ano po ang mga halaman na ito. So unang-una po riyan mga ka-Jansky ay yung ating bamboo plants. So ito po ay hindi lamang simpleng halaman na makikita natin naka-display po sa ating pamamahay na kung saan ang ibig po sabihin nito, ito rin po ay nagbibigay ng kaligayahan at kasaganahan sa bawat membro ng pamilyang nakatira dito. At hindi lamang po ito nagbibigay ng swerte, ito rin po ay nagbibigay ng proteksyon. At para po ang mag-asawa o ang magsing-ilog na nakatira dito ay malayo po sa anumang tukso na kung saan na ito po ang nagiging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa o ng paghihiwalay. Dahil ito po ay may kakayahan na alisin po ang anumang tukso na maaari pong makasira sa pamilya. Susunod naman po yan ay ang ating basil. Okay, ito rin po ay mainam na meron po tayo nito sa ating pamamahay. Hindi lamang po ito na simpleng sangkap na atin pong ginagamit sa ating pagluluto. Ito rin po ay naghahatid sa atin ng love, passion, wealth at swerte sa loob ng ating pamamahay. So ang halaman na ito ay isa pong antibacterial. So marami po talagang benefits, okay, ang basil na ito. Especially po na maibibigay ito sa ating pamilya. So kung kayo po ay laging ninamalas, inaalat sa iyong buhay, di ba po meron po kayong mga negosyo or sa inyo po mga sa about member ng inyong pamilya o sa inyong, sa inyong asawa mga ka-Jansky na kayo po ay nag-aaway, so wala pong pagkakaintindihan, so mainam na maglagay po na tayo nitong halaman na ito na basil, okay? Dahil ito po ay sumisimbolo ng love, passion, wealth, at sweat po sa atin. So, sumunod yan mga ka-Jansky ay ang ating halaman jasmine. So, alam nyo ba na ito po ay marami pong benefits na maibibigay sa atin. Especially po kung meron po kayong mga problema sa usapin pang pinansyal. Kung kayo po ay laging kapos o nagigipit na lamang sa pera. Yung tipong meron pong darating at meron naman pong bigla ang gastusin. So, ang tendency, so hindi na po tayo nakakapag ipon, di ba? So ito rin po ay sumisimbolo ng love. So kung kayo po ay yung problema niyo ay mostly sa usaping pang financial, okay, na yung tipong talagang wala na po natitira sa atin kung hindi man po pagkagastusan, meron po nagkakasakit. So maglagay lamang po kayo ng halaman ito sa inyong pamamahay. So ito po ay nakakatulong para magiging maganda po ang takbo ng inyong pamumuhay. At hindi lang yan mga ka-Jansky, ito rin pong halaman na ito ng jasmine ay makakatulong din po sa inyo kung kayo po ay mahirap pong makatulog sa gabi, na kayo po ay minsan meron po kayong mga insomnia na talagang kahit sino po ay nararanasan po natin yan, kahit ako po ang inyong lingkod ay talagang meron po talagang time na talagang mahirap po talagang matulog. So kapag ganito ay maaari po kayong maglagay ng halaman jasmine na ito, dahil ito po ay makakatulong sa inyo na magkaroon po kayo ng himbing na pagtulog. At hindi lang po yan, ay magkakaroon din po kayo ng isang magandang panaginip para maiwasan po natin yung mga pangungot na yan, na diba lagi po kayong dinadalaw ng mga masasamang mga panaginip na yan, para maiwasan po natin yan, okay? So huwag po natin kalimutan yung halamang jasmine na yan kung meron po tayo mga problema so sa pang-pinansyal, pananalapi, at para po tayo ay makatulog ng mahimbing. And ang ating last but not the least mga ka-Jansky ay yung ating halamang rosemary, okay? So ito pong halaman na ito ay talagang nakakatulong sa atin na makapag bibigay ng katiwasayan sa ating pag-iisip. So kung kayo po ay talagang binabalot ng mga negatibo, so hindi po natin maiiwasan yan, dahil kung kayo po ay punong-puno ng negatibo na kayo po ay kahit ano po ang inyong iisipin, hindi po tayo makapagplano, hindi po tayo makagawa na kung ano po yung gusto natin gawin, dahil nauunahan po tayo ng pagiging negative natin. So hindi po natin maiiwasan yan, di ba? Sa maari pong nakukuha natin yan dahil araw-araw po, dahil tayo po ay nasa labas, kahit sino-sino po yung ating nakakasalamuha. So hindi po natin alam na yung mga negative energy ng ibang tao ay nalilipat po sa atin, okay? Or kung minsan pagod na tayo, parang exhausted na tayo mga ka-Jansky dahil sa mga problema na ating kinakaharap. So ito po ay kaya napupuno tayo ng mga negative energy na yan. So kailangan maglagay po tayo ng
lamang ito ng rosemary dahil ito po ay makakatulong sa atin para mabigyan po tayo ng katiwasayan ng sumagagawa po natin ng tama, di ba? So marami po tayong magagawang plano, especially po kung gusto niyo pong magnegosyo, di ba? Na ito po ay makakatulong sa inyo para maging produktibo. At hindi lamang po yan, isa rin po itong halaman na ito na makakatulong po sa inyo na makatulog po kayo ng mahimbing. At hindi lang yan mga ka-Jansky, good news para magmukha po kayong mas lalong bumata, di ba? So syempre, bakit nga ba? Dahil po tayo po ay binibigyan ito ng mga positibong pag-iisip, okay? Nakatulog tayo ng mahimbing. So syempre, pag ito po yung ating aura ay talagang naiiwasan po natin yung magmukha tayong matanda, di ba? Iwasan po natin yung marami po tayong mga problema ang iniisip, okay? So yun lang po anong mga ka-Jansky, yung mga halaman na dapat yung tandaan na dapat meron kayo dito sa inyong pamamahay. Dalingin po sa ating kalaman, ito pala ang mga halaman na ito ay magbibigay po sa atin ng mga swerte na yan. So yun lang po anong mga ka-Jansky, kung meron po kayong mga katanungan at hindi man masyadong naintindihan dito sa topic na ito, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. And syempre po itong mga pampaswerte na ito ay mainam at dapat po tayo pa rin po ang gumawa ng aksyon, pagpaplanong gagawin, pagpatuloy pa rin po natin yung ating daily routine o yung ating pagsusumikap, di ba? Dahil syempre kung meron nga tayong pampaswerte, tulad naman po tayong gagawin at tayo na lang po ay maging tamad, uubo na lamang tayo na mag-aantay tayo sa grasya, ay wala pong mangyayari mga ka-Jansky. Syempre nasa atin po talaga ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So dapat gumawa po tayo ng aksyon, pagplanong gagawin, kung paano pa po tayo mas lalong umangat. Tandaan po natin na nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay ang tagumpay mga ka-Jansky. So yun lamang po, ano mga ka-Jansky, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. So bago po tayo magpaalam ay gusto ko lang po i-promote na meron po tayong mga pampaswerte on hand na mga good luck, lucky charm na yan sa inyong mga negosyo, sa inyong mga trabaho or sa inyong mga career mga ka-Jansky. Okay, kung gusto pong maraming oportunidad ang darating sa inyo ay meron po tayong mga pampaswerte dyan, okay? Sa mga interesado po ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So ayun lamang po at maraming salamat. I need to say bye now. Keep safe everyone. See you again on our next one. Bye mga ka-Jansky.